Sabi po ng iba, tayo ay mga tao lamang o kaya ay lupa lamang. Bahagi lang yun ang katotohanan pero hindi yun ang buo at kumpletong katotohanan. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, hindi lupa lamang or more than just physical. Hindi tayo lupa lamang, merong iba pang bahagi ang ating katauhan. Salamat Ama dahil kayo po ay aming Diyos. Kayo ang lumikha sa amin at kayo higit kanino man ang nakuunawa sa aming katauhan. Lalo niyo pang ipabatid sa amin ang hiwaga ng pagkakalikha niyo sa amin para lalo kami magkaroon, Panginoon, ng pagkaunawa kung paano kami makikipagtalastasan sa inyo. Patawarin niyo po kami ngayon sa aming mga kasalanan. Linisin niyo kami at kausapin ng tapatan. Kayo, Panginoon, ang siyang maging tunay na tagapangusap, tagapagsalita't tagapangaral. Gamitin niyo lamang inyong lingkod na daluyan ng inyong karunungan, ng inyong pagpapahayag. At nawa ang anumang mabatid namin ay maalala namin lagi at maipamuhay. Panginoon po, purihin ka sa iyong pangalan, palakasin niyo pong aming katawan, patibayin ang aming loob, pagalingin niyo pong aming mga karamdaman. At nang sa gayon, ang buhay na ipinahihiram niyo sa amin, lalo naming makakitaan ang kagandahan at kahulugan. Father, we praise you, we thank you, and we commit everything to you, asking you to give us a simple but powerful message. May you be the true speaker. Use your servant only as your instrument. In the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, we praise you, we thank you. Amen. I will be reading in Tagalog, but English translations or the English version, the contemporary English version, will also be projected on one of the screens. Unang Tesalonica 5:23 mula sa ang bagong magandang balita, Biblia. Naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. May ibang mensahe ang verse na ito, subalit binanggit ang tatlong katangian ng ating katauhan. Ang katawang lupa, kaluluwa at espiritu ay magkakaiba, bagamat magkakasama sa ating katauhan. Magkakasamang bumubuo ng kung sino tayo sa ngayon. At sabi sa CEV, may your spirit, soul, and body be kept healthy and faultless until our Lord Jesus Christ returns. So spirit, soul, and body. Ang katawan ay ang makalupang bahagi ng tao. Galing ito sa lupa at ito ang magbabalik sa lupa kapag ito'y namatay. Mangangaraan 12:7, tungkol sa kamatayan, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Yung espiritu na galing sa Diyos ay tinawag naman ni Solomon na hininga. Referring to the same substance that is of God, that came from God, the Spirit. Kaya hindi po tama kung minsan sabihin nyo, ay namatay na pala si Corazon, namatay na pala si Delphine. Ang dapat sabihin, namatay na pala ang katawan ni Corazon, ang katawan ni Delphine, dahil yun lang naman yung namamatay. Ang kaluluwa ay ang pag-iisip, kaalaman, kamalayan. Ito ang pagkatao, ang personalidad na ayon at nagmumula sa isip o sa utak. Nalilito tayo kuminsan yung tungkol sa kaluluwa at espiritu dahil kuminsan pinagpapalit-palit yung gamit. Pero kung ating bibigyan ng technical na definition, katawan is body, soul is kaluluwa, at spirit yung espiritu. Yung kaluluwa, yung pagkatao, yung damdamin, yung mga paniniwala, mga inaasam sa buhay, yung mga ugali, na lahat yan brain-based. Nakabase sa ating alam at hindi alam, nakabase sa ating mga karanasan, lalo na nung karanasan nung bata pa tayo na makaukit ng malalim sa ating pagkatao, that is the soul. It is the emotion, the personality, and that too
apparently dies with the body, and what is left for eternity is the spirit. The spirit that is from God and should return to God. Roma 12:2. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So ang pag-iiba dito, ano yung iniiba? Yung personality, yung soul, which is based on the mind, on the thought. Kaya sabi, mag-iba kayo ng pag-iisip. Pag iniba nyo ang inyong pag-iisip, ang paraan ng inyong pag-iisip, maiiba rin ang inyong kaluluwa, ang inyong personalidad, ang inyong kakanyahan o identity. So merong katawan, merong kaluluwa or personality, at merong espiritu. Ang espiritu ay sa may likha at galing sa may likha. Kaya ang sabi sa Genesis 2:7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok at hiningahan niya yon sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yung binabanggit ni Solomon na eto yung tao, merong espiritong babalik sa Diyos at merong katawang babalik sa lupa. Yun ang bumabalik sa Diyos, ang espiritu. O pwede nating tawaging siya ang bumabalik sa Diyos, yung espiritu, pagkamatay ng katawan. Job 33:4, ang espiritu ng Diyos ay gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay makapangyarihang Diyos nang galing. So ang espiritu ng tao ang talagang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ang isip lamang. Kung dadaanin sa isip o sa kaluluwa, sa personalidad, sa knowledge, sa kaalaman, kung dadaanin lang doon, hindi malulubos, hindi magiging ganap ang ugnayan at pag-unawa sa Diyos. At yan ang ugat ng lahat ng pagdududa tungkol sa Diyos. Yan ang ugat ng lahat ng pagtatalo ng mga theologians at ng mga relihiyon, ng mga nag-aral at di nag-aral, dahil nakikipag-ugnayan lang sila sa Diyos sa pamamagitan ng isip, ng utak, ng brain, ng thought, ng personality, ng kaluluwa. Ang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay magagawa lang sa pamamagitan ng espiritu. So katawan, kaluluwa, espiritu. Body, mind, spirit. Or body, soul, spirit. It is through the spirit that we can have a genuine connection with God. We can partially connect with God through the mind, through the brain, through the thought, the intellect, through knowledge. But that will never be enough. At yan ang topic ng ating mensahe mamaya. Pangalawang worship service. Roma 8:26. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Napakalinaw dito sa Romans 8:26, yung role ng mind at yung role ng spirit. Yung role ng soul at yung role ng spirit. Sabi, kung sa dunong lang daraanin, kung sa thought, sa mind, sa intellect, hindi kayo makakapagdasal ng totoo. Kasi, hindi naman tayo marunong manalangin ng wasto. Ang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi natututunan ng utak. Ito ay likas sa Espiritu na galing sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu lang natin at sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos, nag-uugnayan ang dalawang Espiritu. At kung minsan, ang Espiritu natin ang nananalangin, hindi ang ating utak. Kasi hindi naman alam ng utak mo kung ano ipapanalangin eh. Alam ba ng utak mo kung alin ang tunay na magaling para sa'yo? May iniisip ka na magaling para sa'yo, pero madalas mali. Alam ba ng isip mo kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos? Hindi. Nahuhulaan mo lang. Minsan tama, minsan mali. Pero yung Espiritu mo na galing sa Diyos, yun ang higit na nakababatid ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi, alam nyo kung minsan, hindi nyo naman
kayang magdasal eh. Hindi nyo alam kung anong dadasalin. At tinutulungan kayo ng Espiritu ng Diyos, nakikipag-ugnayan sa Espiritong nakatahan sa inyo, para yung dalawang Espiritu na lang nag-uusap, nagdadalanginan para sa inyo dahil limitado ang inyong utak. So magkakaiba yung ministry ng utak ng Espiritu. Ang Espiritu na mula sa Diyos ang ipinahihiram at tumatahan sa tao. At yun ang daan natin pabalik sa Diyos. Hindi yung katawan, hindi yung kaluluwa o yung utak o yung mind o yung intellect. 1 Korinto 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? So yung nakatira sa atin, Espiritu ng Diyos, dahil sa Kanya nagmula ang trabaho natin, ibalik yun sa Kanya matapos na mamatay ang ating katawan. Roma 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kasi yung Espiritu ng Diyos na yun, dahil sa kasalanan natin, ay ating ginapos, itinaboy, pero sa muling pagkakakilala mo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, nanunumbalik ang buhay ng Espiritu na yun. That's why you are born again. You have a new spirit. You are a new creation. At dahil doon sa iyong recreated spirit, sa iyong revived spirit, sa iyong restored spirit, babalik ka ngayon sa Diyos pag namatay yung katawan. Dinala ng katawang makasalanan, ng isip na makasalanan, ng Espiritu na yon sa kapahamakan, pero binuhay muli ni Jesus pag tayo'y nagpapasakop sa Kanya. Kaya lumalaya ang Espiritu mula sa katawan sa oras ng kamatayan. Ang Espiritu ang umuwi sa Diyos sa oras ng kamatayan. Hindi ang katawan, maiiwan yun, hindi rin ang kaluluwa o ang personality o ang thought or ang intellect, hindi yun lalampas sa salaan ng langit, ang papasok lang ay ang Espiritu. Mangangaral, 12:7, ulitin natin, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Kaya ang buhay dito sa lupa, sa katawang lupa, ay marapat na magugol sa pag-alala sa Kanya, sa Diyos. Sabi, alalahanin niyo ang Diyos bago kayo mamatay. Kailangan mangyari yun. Kaya meron tayong mahalagang misyon na mga mahal natin sa buhay, maging hindi natin mga kakilala, mapaalalahanan sa Diyos at magbalik loob sila sa Diyos bago mamatay ang kanilang katawan. Malinis yung Espiritu sa kanila na binahiran ng kasalanan, dala na rin ng katawan at ng isip. Kaya importante yung soul winning. Hindi pwedeng ikaw lang yung ligtas sa mga kamag-anak mo, hindi. Mga mahal mo sa buhay, hindi. Yung mga hindi mo kilala, hindi rin ligtas. Hindi tayo dapat nakukontentong tayo lang ang nanunumbalik sa Diyos. Mayroon tayong misyon. Gawa 7:59. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking Espiritu. Binabato yung katawan niya, alam niyang mamamatay siya. Sabi niya, tanggapin niyo po ang aking Espiritu. Alam niyang maiiwan niya yung katawan. Pero ang Espiritu, kailangang maitawid pabalik sa Diyos. Ang Espiritu ang siyang walang hanggan. Mateo 4:4, ngunot sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi minamaliit o hindi binabaliwala ng Panginoong Jesus ang tinapay o bigas o anumang pagkain ng katawan, pero sinasabi niya, huwag lang katawan ninyo ang pakainin ninyo. Meron pa kayong kaluluwa o utak o isip na dapat ding pakainin ng mga ideya, ng mga magaganda't makadiyos na isipin. At meron kayong espiritu na dapat pakainin ng pagkaing espiritual.
Marami sa atin nagsisikap na magkaroon ng balanced meal, balanced diet. Pero balance lang sa physical meal. E paano yung intellectual, mental meal of the soul? At paano yung spiritual food? Sabi, nagsisikap kayong kumain ng pagkain para sa inyong katawang lupa. Mabuti. Dapat naman talagang alagaan ang katawang lupa. Pero hindi lang kayo lupa. Hindi lang kayo katawan. Sa katawan na yan ay may utak at sa loob ng utak na yun ay mayroong pag-iisip, may consciousness, may personality. At sa inyong kabuuan ay nananahan yung Espiritu ng Diyos na dapat ding alagaan, pansinin, sa pakatuwid ay yun nga ang pinakadapat alagaan dahil yun ang walang hanggan. Ang katawan lamang ang binubuhay ng pagkain, sabi ni Jesus. Ang kaluluwa at Espiritu ay pinakakain dapat ng salita ng Diyos, ng mga katuruan, ng kabanalan, ng paggawa ng mabuti. Alam niyo ba mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay pagkain ng Espiritu, pagkain ng kaluluwa. Kaya kumisan may ginawa kang mabuti, may tinulungan ka, hindi mo malaman kung saan ang gagaling yung saya mo, yung ligaya mo. Hindi mo maunawa kung bakit sa kalooban mo magaan ang feeling mo dahil meron kang binigyan. Kasi ang pagbibigay ay isang gawang mabuti. At ang gawang mabuti ay pagkain ng kaluluwa at pagkain ng Espiritu. Hindi dapat pinapabayaan ang ganong mga uri ng diet. Hindi lang lupang katawan ang binubusog. At huwag tayong magkamali, hindi kaaway ang katawang lupa. Bakit? Kasi ito ay bigay ng Diyos. Yung mga OA naman sa pagiging religious, wala nang ginawa kundi masamain yung katawan. Parusahan yung katawan. Tikisin ang katawan. Eh, ba't ka pa binigyan ng Diyos ng katawan kung hindi naman niya binigyan ka ng isang bagay na mabuti? At kung hindi niya minamabuting alagaan mo ang katawan na ito, di sana mga espiritu na lang tayo lahat, mga usok, o mga thoughts na lang tayo, pero tayo'y may katawan. Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan na nagpasya na magkakaroon tayo ng katawan, kaya mabuting bagay ang katawan. Masama lang yung mga ibang bisyo, mga hilig na naglalayo sa atin sa Diyos, pero hindi naman lahat-lahat ng gusto, lahat-lahat ng ibig ng katawan ay dapat masamain dahil ang lahat ng bigay ng Diyos ay mabuti. Ang mga pagnanasang hindi naman nakakasira ay hindi masama. Katanggap-tanggap ang mga pagnanasa na kasama lang sa pagiging tao. Hindi lahat ng mga pagnanasang minamasama ng relihiyon o ng mga relihiyoso ay masama na nga. Dapat kayo ang magpasya sa inyong personal na buhay kung alin sa mga desires nyo ang talagang nakakasama sa inyo at hindi yung hindi naman. Nobody can decide that for you. Kailangan kayo magpasya nun. It's a personal issue. Mangangaral 8:15. Sa karunungan ni Solomon, sabi niya, kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom, at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya ay nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. Si Solomon, ang pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, ang nagsabi, huwag niyong masamain ang pagkain ng masarap, ang pag-inom ng mabuti, ang pagpapahinga, ang pagsasaya. Regalo yan ng Diyos. Tiyakin niyo lang na sa paghahanap niyo niyan ay hindi nawawalay ang espiritu niyo sa Diyos. Hindi kayo napapasama o hindi kayo nagpapahamak ng kapwa. Meron naman kasi mga tao, sobrang relihiyoso, lahat ng masarap, bawal. Lahat ng enjoyment, hindi pwede. Hindi galing sa Diyos yun. Galing lang yun sa mga relihiyosong pinakitid ang kanilang mundo at pinaliit ang halaga ng maraming bagay na dapat sana ay tinatamasan ang tao. Ang buhay sa lupa ay hindi dapat ituring na problema. Ito ay regalo ng Diyos. Huwag laging tanggihan ang katawan. Ang pagtanggi sa katawan ay hindi laging kabanalan.
Ang paghahampas sa katawan at pagpapahirap dito sa ngalan ng Diyos ay hindi kalooban ng Diyos. Ang Panginoong Hesus na ang tumanggap ng lahat ng hampas. Ba't kailangan hampasin mo pa ang iyong sarili? Tularan ang halimbawa ng Panginoong Hesus. Pag may piyesta, kumakain. Pag may kainan, kasama siya. Nakikisaya, nakikihalubilo sa mga tao. Siya ang tunay na halimbawa. Hindi sino mang propeta o sino mang disipulo na ang example ay taliwas example ng Panginoong Jesus. Dahil yung mga yon mga tao lamang, hindi naman sila perfect. Psalm 90, verse 10. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Pinapakita dito na ang buhay ng tao, kung nakabuo ka ng 70 years, that's enough, that's nice, that's a good complete life. Pero kung malakas ka pa at pinalakas ka ng Diyos, pinalad ka, naging 80 ka pa. Eh kung lampas ka pa ng 80, di ba sobra-sobrang bonus na yon. So dapat hindi ka na mareklamo sa buhay. Bonus na yan eh. Kaya napakahalaga rin na binibigyan natin ng kasiyahan, pahinga, yung mga taong lumampas na sa 70 o 80. Dahil bonus na sa kanila ng Diyos yun, kaya dapat tayo man magpagaan sa buhay nila at hindi magpabigat. Mahalaga na bigyan din ng halaga yung pinahahalagahan ng Diyos. So huwag masamain ang katawan. Huwag laging maniwala na ang lahat ng gusto ng katawan ay masama at dapat supilin. Yun lang nagpapahamak sa iyong espiritu. Pinahalagahan ni Jesus ang katawang lupa. Ang katawan ay kanyang pinakain, pinainom, pinagpahinga, pinagaling. Hinayaan niyang mapabanguhan ang kanyang sariling katawan. Ang mga katawan ng iba ay hinipo niya upang palakasin, buhayin, gamutin. Do not demonize the body. The body is a gift of God, but it must be respected and treated as a temple of the Holy Spirit because it is. Pahalagahan ang katawan. Katawan mo, kapatid, at katawan ng kapwa natin. So kung may mga katulong ka, pagpahingahin mo naman. Kung meron ka mga kasama sa buhay, bigyan mo rin ng ginhawa. May mga nagugutom, pakainin mo rin, hindi ikaw lang. Kasi pahalagahan ng katawan, hindi lang nang sa'yo, pati rin nang sa ibang tao. Linangin, palakasin ang buong katauhan. Mahalaga na conscious tayo, mga kapatid, na meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at may espiritu. Lucas 2:52. Patuloy na lumaki si Jesus, katawan. Lumawa kanyang karunungan, isip, kaluluwa, personalidad, at lalong naging kalugod-lugod siya sa Diyos, espiritu, at sa mga tao, pakikipagkapwa. A very balanced growth. And Jesus grew in wisdom and stature in favor with God and men. So the Lord developed physically, mentally, socially, spiritually. Yun tayo buong buo. Ang tunay na pagiging relihiyoso, pag-aalaga sa lahat ng aspeto ng ating katauhan. So lumaki, lumago, napuspos ang katawan, ang kaisipan, ang pakikipagkapwa tao at pakikisa sa Diyos ni Jesus. Isang magandang halimbawa sa atin. Samantala, ang kaluluwa at ang espiritu ay marapat ding pakainin tulad ng ating binanggit. Ano po ba ang pagkain ng kaluluwa? Ano ba ang magandang pagkain ng isip? Ano ba ang pagkain ng espiritu? Pakainin ang kaluluwa ng magaganda at mabubuting isipin. Hindi nyo naman siguro sasadyaing kumain ang lason. Liban na lang meron tayong kind of insanity that people who kill themselves do. Hindi nyo papakainin ang sarili ng lason. Makakita lang nga kayo ng ipis o kaya sa lagubang o butiki sa kinakain ninyo. Di ba titigil kayong kumain at kung restaurant yun, magre-reklamo kayo kasi ayaw nyong kainin yung butiki. Sabi na iba, liban na lang may hika. Pero ang point, hindi kayo kakain ng marumi.
Nakita niyo yung pagkain niyo, nalaglag sa sahig, tapos kinuha uli ng waiter, ibinalik sa plato niyo, kakainin niyo ba yon? Hindi niyo papakainin ng marumi ang inyong katawan. Pero bakit natin pinapakain ng marumi ang ating isip? May magdadala sa'yo ng chismis, bukas na bukas yung tenga mo. Hindi mo ba alam na kumakain ka ng marumi? At ang kumakain, hindi ang iyong katawan. Ang iyong isip, ang iyong kaluluwa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan, puro yung mga nakakatakot, puro mga sakit, puro nakakapagpahina ng loob, nakakapagpagalit. Lason yun. Kaya kung paano ka tumatanggi na yung bibig mo'y lumulon ng lason, tumanggi ka na yung tenga mo, tumanggap ng lason, patungo sa iyong isip. Tumanggi ka dapat na yung mata mo makakita ng mga bagay na gumigising lang sa yung mga makalupang damdamin na hindi mo naman pwedeng gawin. Pinapahirapan mo lang yung loob, nilalason mo ang yung isip, sinasaktan mo ang yung espiritu. Kung paano tayo nag-iingat na malinis na pagkain ang kinakain ng katawan, dapat malinis din ang nadidinig ng tenga. Refuse to continue to hear garbage. Kaya kung may taong laging ito yung kaharap mo, reklamo ng reklamo, puro na lang problema sa buhay, puro mga galit, mga nakakainis, ayaw mo nang pakinggan dapat. Kasi dapat mo ipagtanggol ang iyong tainga mula sa basurang isinasaksak niya doon. When people come to you, hoy, alam mo ba ang huling chismis mo? I refuse to accept garbage. Yung nagpapasira ng ating loob, nagpapahina ng ating pananalig, ba't yung papakinggan, e dinalaso ng inyong espiritu. Yung gumugulo sa inyong isip, mga takot at pangamba na kahit isipin nyo naman ang isipin, hindi nyo malulutas, huwag nyo dapat isipin dahil nilalaso nyo ang inyong isip pagka ganun. At pag nalaso na yung isip, pati katawan nyo apektado, hindi na rin kayo makatulog. Malungkot na rin ang inyong muka. Tumataas ang presyon ng dugo. At kung diabetic kayo dahil sa stress, tataas ang sugar level. Naaapektuhan ng espiritu ang katawan. Naaapektuhan ng katawan ang espiritu. Naaapektuhan ng emosyon, ng utak, ang espiritu at katawan. Dahil lahat yan ay bahagi ng isang buo nating katauhan. Huwag niyong pakainin ang inyong espiritu at kaluluwa ng galit, ng muhi. Minsan, hindi kayo galit sa isang tao nung makausap niya yung kagalit niya. Mamaya, galit na rin kayo. Pinakain kayo ng galit. At nagbubunga rin sa buhay niyo yung galit. Manonood ka ng horror, kumakain ka ng horror, ang bunga noon, natatakot ka ngayon mag-isa sa gabi, natatakot ka mag-isa sa dilim, may bunga sa iyo dahil kinakain mo. Ano ang dapat pagkain ng kaluluwa? Pag-ibig. Kabutihan, kababaang loob. Gumagawa ka ng mabuti, pinapakain mo ang espiritu mo at kaluluwa ng mabuti. Yun ang mga pagkaing espiritual. Hindi lang laging salita ng Diyos sa Biblia, bagamat yun ang main. Pero yung nagpapatawad ka, pinapakain mo ang iyong espiritu ng mabuti. Tinitikis mo yung mga tao, nagtatanim ka ng galit, kumakain ka ng lason. Kasi lalabas sa ugali mo, sa salita mo at asal, yung galit mo na yun. Garbage in, garbage out. Kung anong kinain, yun ang papasok. Filipos 4:8. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yun daw ang dapat laman ng isip. Meron pa magsasabi, bakit mo naman ako hindi pinupuntahan? Bakit mo naman ako hindi dinadalaw? E paano, pag dadalawin kita, tatambakan mo lang ako ng reklamo, tatambakan mo lang ako ng galit, ng puot. E ba't naman ako kakain ng laso na gusto mong kainin ko? Ikaw na lang kumain yan kung gusto mo. Kaya umiiwas tayo dapat sa mga taong nagpapakain sa atin ng lason. Tulad ng iiwas ka sa taong gusto kang pakainin ng buhay na daga, kakainin mo ba yun? Pero ano ba yung pagkain? Sabi ni Jesus, kahit ano naman lulunin nyo, lalabas din yan sa kabila. Sabi ng Panginoon,
Hindi kayang parumihin ang inyong espiritu ng anumang kakainin ng inyong bibig. Pero yung kakainin ng tenga nyo, yung kakainin ng mata nyo, kayang dumihan ang inyong espiritu. Mas pinag-iingatan yon dahil higit na mapanganib. Kung ano ang marinig nyo, kung ano ang pag-usapan ninyo, yun ang inyong magiging isipin, asal, kilos, katauhan, buhay. Kayo mga magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakapitbahay na chismisan ng chismisan, ang buhay nila puno ng gulo, puno ng mga tampuhan, iringan, galit, eh kasi yun ang kinakain ng kaluluwa nila araw-araw. Ito yung magkikita-kita, pag-uusapan yung kapintasan ni ganun, yung reklamo kay ganito, yung galit nung 10 taon na, huhukayin muli sa libingan at bubuhayin muli, so galit na naman, samantalang ang tagal na nun. Ang dali-daling lasunin ng Espiritu at pinaglalaroan tayo ni Satanas. Kaya dapat mulat, gising, sa sumo, I refuse to talk to you because you will poison my mind. I refuse to participate in this discussion. I refuse to watch this movie. I refuse to sing this song. I refuse to join this group because they're forever gossiping. They affect me. They poison me. As much as you protect your stomach, you must protect your brain and your mind, and you must protect your spirit. Dahil hindi ka lupa lang. Ikaw ay kaluluwa at espiritu. Huwag pakainin ang kaluluwa ng kaguluhan at kabagabagan. Pakainin ito ng kapayapaan, ng panalangin, pagpapatawad, pag-asa, hindi ng kawalang pag-asa. Pakainin ng positive, hindi ng negative. Napipili naman natin yun eh. Pero madalas, nalalaso natin ang isip at puso at kaluluwa dahil hindi tayo nagbabantay. Mangangaral, 11, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Pag may mga tao na kasimangot o puyat, ba't di ka nakatulog? Eh kasi balisa ako. Eh ba't ka balisa? Eh kasi nag-isip ako ng mga nakakabalisa. Eh kaya naman pala eh. Ano ba mga inisip mo? Inisip ko kung gagirahin tayo ng China. Hayaan mo na yung mga tag-Department of Foreign Affairs mag-isip nun. Binabayaran sila para mag-isip nun. Iniisip ko kung paano kung natunaw lahat ang yelo sa North Pole. Eh napigil mo ba kaiisip? Iniisip ko kung paano kaya pagtanda ko. Magkakakancer kaya ako? Maloloka kaya ako? Meron kayang kabaong pag namatay ako? Huwag mo na isipin lahat yun. Problema na yun ng mga namatayan. Isip ng isip ng isip. Ang tanong mo, nakabuti na ba sa'yo yung kaiisip mo niyan? Hindi. Ano nangyari? Tumamlay ka, lumungkot, natakot. Ba't di ka nalang mag-isip ng masaya? Mag-isip ka ng mabuti, ng maganda, sabay iwaksi ang mga kabalisahan. Para pag nakakita kayo ng kamag-anak na mangungutang, dumarating, nagsasara kayo ng pinto, wala ang walang tao. Ganon din dapat pag may dumarating na chismosa, may dumadating na reklamador, may dumadating na sisira ng inyong loob, o kayo mismo nagsisimula mag-isip ng mga nakakatakot, pagsarahan nyo ng pinto. It's a choice. You are your choice. Huwag mong sisihin ang mga Hapon, ang mga Kastila, ang mga Amerikano, ang mga Russian, ang mga North Korean. Kayo ay dahil sa inyo. Ganyan ka, kasi ganyan ka mag-isip. Natatakot ka kasi matatakotin ka mag-isip. Magagalitin ka kasi ginagalit mo sa sarili mo. Mapait ang iyong buhay dahil pinapapait mo. Walang ibang pwedeng sisihin. You are your thoughts. Kaya sabi, be changed by the renewing of your mind. Ang pagbabago nagsisimula lang sa pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Dahil lahat tayo, ano man tayo ngayon, bunga ng ating pag-iisip. Kaya kailangan maging mapagbantay.
lason sa ating espiritu, katawan at kaluluwa ang mga alalahanin at kabalisahan. Matuto tayo magtiwala sa Diyos. Nagtatalastasan ang katawan, ang kaluluwa at espiritu. Ang sakit ng isa ay iniinda ng lahat. Kaya maging isang ganap at balansing tao, tulad ng kalooban ng Diyos, ang tayo ay nilikha. Hindi puro lang katawan, hindi puro lang isip, hindi puro lang espiritu, lahat, sama-sama. Kasama yan sa ating katauhan. So alagaan ang katawan, ang kaluluwa, at ang espiritu. Huwag saktan at sirain ang kaluluwa sa pamamagitan ng katawan. Huwag saktan ang katawan sa pamamagitan ng kaluluwa, at huwag saktan ang espiritu sa pamamagitan ng katawan at kaluluwa. Hindi ka lupa lamang. Nananahan sa iyo ang espiritu ng Diyos. Isang malaking pribilehiyo at isa ring malaking responsibilidad. Igalang ang sarili. Igalang ang iyong utak, huwag tambakan ng mga lason. Igalang din ang kapwa, huwag silang tambakan ng lason. Alam niyo yung mga taong walang galang, pagdating nila sa iyo, pagdapong-pagdapo nila, itatambak nila sa iyo lahat ng problema nila, lahat ng mga iniisip nila, lahat ng galit nila, wala silang galang sa iyo. Ang linis-linis ng swimming pool mo, hahagisan nila ng basura. Ang linis-linis ng bahay mo, gusto nila magkalat doon. Yun ang gustong gawin ng mga taong tuwing lalapit sa iyo, may ibinubulong, may sinasabi, may reklamo, may galit. Wala silang galang sa inyo, sinisira nila kayo. Hindi dapat payagan. Igalang ang sarili, igalang ang kapwa. Live your life. And when you die, 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 die. Because your spirit will go to God. But live your life well. Life is not a problem. It is a gift of God to be enjoyed. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y Diyos na mabuti. Diyos na nagbibigay sa amin ng espiritu, ng kaluluwa, ng katawan. Turuan mo kaming igalang yung intention niyo sa amin. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung paano namin igagalang ang aming kapwa. At turuan mo kaming turuan sila na igalang din kami. Lord, salamat po sa pribileyo ng buhay. Nawa, sa 70, sa 80, sa sobra o kulang ng mga taon na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, maipamuhay namin na may katapatan sa inyo. Kagandahang loob sa kapwa-tao at pagmamahal din sa aming mga sarili. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang mga araling ito at nawa mapalaya tayo sa mga laso ng katawan, laso ng isip, at laso ng espiritu. Sa pananalangin ng iyong mga anak, O Diyos, sa aming pananahimik, magbulong ka pa sa amin ng mga personal na leksyon na maaari naming ipamuhay.